mister mo ngayon? Yung tinatawagan namin kanina? Ay, ngayon po kasi ako yung nasa hotel po. Nasa? Ha? Kasama Opo, kasi may nakapag-tip po na nasa hotel din po ang asawa ko ngayon. Saan hotel? Dito po sa Hotel 101 po. Hotel 101 na naman? Ay, talaga. Misis na ba talaga si Tito? Sobra, gusto... sobra na po ang ginagawa nito. Hindi ko nga po alam ba't kailangan pa niya mag-hotel. Pwede naman sa bahay kung mag-stay sa bahay. Kapunta na kapauwi naman sa bahay. Tuwing maga, nagpapalit lang po ng damit na alis din po. Kaya ba'y nag-uusap pa ni Mister? Simulan na mahuli mo sila at mga nakulong ni Mister mo tatlong araw kasama si teacher. Hindi pa po kami nakakapag-usap. Nung buhat po nang nakulong sila, yung pong araw na yung kinama, 2 days po, nagkausap po kami. Pero hindi po siya humingi ng tawad sa akin. Bagus na igalit pa po siya sa akin. Tanungin muna natin kay Attorney Frederick Liu. Yung taong nahuli ay hindi naman naaktuhan na naipagtalik sa ibang tao. Ang pagkakaintindi ko ay nung pagkatok sa motel ay tapos na ang ginagawa noong dalawa doon. Di na nakahubad or walang saplot yung asawa at yung teacher. Concubinage kasi is yung keeping of mistress under scandalous circumstances. So, highlighted dito yung word na mistress tsaka scandalous circumstances ang ibig. Sabihin yan ay yung pagkakaroon ng kalaguyo, pagkakaroon ng kabet. Sa basihan lang ng paghuhuli ng dalawang tao sa motel ay hindi naman mapapakita na yung taong kasama ay agad-agad na isang kabet o mistress. No? Yung fact na hindi naman nakahubad yung lalaki at yung babae ay hindi rin naman makapagsabi ng agaran sa isang piskal na meron agad nangyari doon sa dalawa at yung babae agad nakabit. So, yung scandalous circumstance, yun yung dapat din ma-establish kung ang dinidemanda ay yung concubinage. No? Kaya malamang napawalan kasi yung piskal ay hindi naging kumpinsido na may probable cause nga. Tandaan natin dito, yung akto ay dapat saklaw doon sa pinaparusahan ng batas. Kung hindi siya saklaw doon sa pinaparusahan ng batas, ay hindi maaring makasuhan ng isang tao kung hindi siya pasok doon sa mga elemento na sinasabi ng batas. Ngayon, sa aspeto naman ng administrative action laban kay teacher, meron naman mga eskwelahan na malinaw na merong pagbabawal sa pagkakaroon ng kahit anong relasyon pagitan nila at yung mga magulang ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. No? Lalo-lalo na pag yung magulang ng estudyante nila ay may asawa dahil ang isang guro ay dapat maging mabuting ehemplo, kuwaran para sa kanilang mga estudyante.